Harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng baboy sa merkado, nagmahal na rin ang mga ibinebentang lechon sa La Loma, Quezon City. Yan ang Headline Pilipinas ni Liza Aquino. Nitong mga nakaraang linggo ay patuloy ang pagtaas ng presyo ng baboy sa merkado. Ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, ito ay dahil sa bumababang supply ng karne ng baboy dulot ng African Swine Fever. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 370 pesos kada kilo na ang presyo ng baboy sa ilang merkado mula sa dating 355 pesos kada kilo. Pero sa Marikina, na ibebenta pa nila sa halagang 285 pesos kada kilo ang baboy. Pero inaasahang sa mga darating na linggo ay tataas na rin ang presyo nila lalo na't bear months na. Gayunpaman, malaking tulong ani lang pagbabalik eskwela ng mga estudyante para tumaas ang kanilang kita. Simula na bukas yung klase, kahit papano hindi na masyadong matumal, nakakaubos na rin kami. Kaya malaking bagay din yung pagbubukas ng klase. Samantala, hindi lang presyo ng sariwang karneng baboy ang nagtataas ngayon nang dahil sa kakulangan ng supply. Maging dito sa lechon capital of the Philippines, ang La Loma, ay tumaas na rin ang presyo ng mga lechon baboy ayon sa ilang mga nagtitinda. Malaki po ma'am. Malaki ang epekto sa amin. Kasi siyempre may mga kalaban pa kaming online. Yun, mababa talagang ano. Kasi ang kalaban namin yung online, yung mga puting baboy. Kasi ang gamit namin ma'am, native. Medyo mataas talaga ang presyo. So nagtaas po ba kayo ng presyo ng bitahan? Yes, ma'am. Naka-smallest natin is 7.5, ma'am. Dati po? Dati, ma'am, makukuha nyo lang ng 4,000, 3.5. Inaasahan po ba sa mga darating pa ng mga bear months, magtataas pa po tayo? Totally po, tataas po. December, tumataas po kami ng 500, 1,000, ganun. Naglalaro sa 6,000 hanggang 7,000 pesos ang pinakamurang lechon, habang ang mga pinakamahal naman ay naglalaro sa 15,000 hanggang 19,000 pesos. Made to order ang karamihan sa mga niluluto nila dito ngayon. Kahapon ay mabenta ang lechon ayon sa mga nagtitinda dahil sa kaarawan ni Mama Mary. Umaasa naman sila na lalo pang lalakas ang bentahan ng lechon sa mga darating na buwan. Para sa Headline Pilipinas, ito si Liza Aquino, ABS-CBN News.